Isa ang sniper sa pinakamapanganib pagdating sa labanan. Mahirap itrace ang kinaroroonan, matipid sa bala. Sa isang putok ng sniper, sigurado may matamaan na kalaban. Marami na tayong napanood sa mga pelikula na magagaling na sundalo, sniper, at mga sharpshooter. Kaya nilang patamaan ang kalaban sa napakalayong distansya. Kaya nilang ubusin ang kalaban pa isa-isa na hindi alam ng kalaban kung nasaan siya dahil nakakubli sila sa hindi mahahalatang lokasyon. Pero alam nyo ba na may Pilipinong napakagaling na sniper at marami siyang napatay na kalaban? May pagkakatulad sila ng kwento ni Sergeant Patrick Gavintadina na ating itinampok sa isa nating video na Filipino Real Life Rambo. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutan na i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Siya si Ramon Simpas Subihano, ipinanganak noong 1905 sa New Lucena, Iloilo. Isa siyang matapang na ilunggo at namatay noong September 16, 1988 sa New York sa Amerika. Isa siyang Filipino-American at isang decorated na veteranong sundalo ng World War II. Umalis siya sa Pilipinas bilang isang stowaway noong 1927. Kalaunan ay naging isang merchant marine na naglayag sa iba't ibang parte ng mundo. Kalaunan ay bumili ng isang pool hall o billiard hall na kanyang pinanalunan sa kasino na nagkakahalaga ng $32,000. Naubos lahat ng kanyang pinaghirapan at pera na humantong sa sobrang depresyon niya. Pagkatapos noon ay nagtrabaho siya bilang isang busboy hanggang sa siya ay na-draft o na-recruit bilang sundalo noong 1942. Si Private Ramon Subihano ay nagsilbi kasama ang Company A, 358 Infantry Regiment, 90th Infantry Division at nakasama siya sa mga labanan sa Normandy Beach, Ardennes, Northern France, Netherlands at Rhineland. Isa siyang scout sniper at apat na beses na din siyang nasugatan sa mga labanan kabilang ang sugat niya nang mabayoneta siya ng mga kalaban. Siya rin ay nakatanggap ng Purple Hearts para sa kanyang mga natamong sugat sa labanan at pinarangalan din ng gobyerno ng Pransya, Dutch at Belgian. Sa panahon ng giyera ay nakakuha siya ng 17 medalya na kredito niya sa pagpatay sa mahigit sa 400 ng mga sundalong German. Sa isang labanan laban sa mga sundalong German noon ay nakipaglaban sila ng marahas at siya lamang ang nakaligtas sa kanyang unit. Ang isa sa medalyang kanyang natanggap ay ang Silver Star para sa katapangan o gallantry sa panahon ng labanan noong December 7, 1944 sa isang factory sa paligid ng Dillingen, Germany. Ang kanyang kabayanihan at katapangan ay nagpatuloy kahit na alam niyang nanganganib ang kanyang buhay. Ayon sa kanyang record bilang sundalo, gumapang siya sa pabrika sa gitna ng mabibigat at malalakas na putok ng machine gun at pinasabugan pa siya ng mga granada. Habang nagkukubli siya sa isang gusali, pinasok niya ang pinakamalakas na target point at nagpalipat-lipat sa mga pinagkukublihang mga silid. Napatay niya ang 5 sundalong German, 6 ang sugatan at napasuko niya ang 37 na sundalong German. Sa pagtatapos ng giyera ay inilipad siya sa London para sa isang victory parade kung saan inihirap siya kina King George at Sir Winston Churchill. Si Private Ramon Simpas Subihano ay tinampok sa front page ng The New York Times noong May 31, 1952 sa pagtalima ng araw ng memorial ng lungsod. Ang kanyang larawan ay ipinakita sa A Salute to a War Dead from a Decorated Hero. Suot niya ang kanyang buong uniforme bilang sundalo na kompleto at punong-puno ng mga medalya at ribbon na nakuha niya sa mga labanan sa Europa at Pasipiko na nagbigay sa kanya ng isang pagsaludo
sa harap ng monumento ng mga sundalo at mga sailors. Ayon sa New York Times, siya ay hindi inaasahang panauhin na naidagdag sa parte ng programa ng araw ng memorial nang siya ay dumating bilang isang manonood lamang at naka-uniforme bilang isang veteranong sundalo na punong-puno ng mga medalya at mga ribbon sa kanyang dibdib habang palapit sa steps ng monumento at siya ay ipinakilala at binigyan ng standing ovation ng mga taong nanonood at ipinakilala siya kina Marilyn Monroe, Senator Kennedy at President George Kennedy. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, ang kanyang mga medalya ay ninakaw mula sa kanyang apartment. Sa tulong naman ng tanggapan ni Senator Kennedy, pinalitan ng Department of Defense ang lahat ng kanyang medalya na ninakaw. Noong 1987, habang nakatira siya at mga kapitbahay niya sa Brighton sa siyudad ng Boston, siya ay kinasuhan ng pananakot at planong pananakit sa may-ari ng kanilang apartment. Wala pang isang taon, noong September 16, 1988, siya ay namatay sa Veteran Affairs Hospital sa New York City sa edad na 83. Si Ramon Simpat Subihano ay inilibing sa Arlington National Cemetery. Ang kwento ng kanyang kabayanihan ay nasa Library of Congress na pinamagatang One Man Army. Ikaw, may kilala ka ba na Pinoy na sundalo sa ibang bansa na may pagkakatulad ng ating bida ngayon? Share mo naman para alam din namin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.